Hello, good morning sa lahat. Mapagpalang umaga. Boker tob. Ohayo gozaimas. Ito po ang inyong kaibigan, Brother June Civiliano. At ako po ay narito ngayon sa bundok. Ano po? Kaya nga po ang sabi po ng Genesis chapter 22 verse 14, sinabi ni Abraham, ang Panginoon ang nagkakaloob at magpanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. So mga kapatid, yan po ang tagpong iyan ay nang hilingin ng Yahweh ang kanyang anak na si Isaac na ihandog sa kanya. Hindi nagatubili po si Abraham at kanya naman pong sinunod ang sinabi sa kanya ni Yahweh, at nang nandoon na po akman na niyang papatayin ay nagsalita ang Diyos sa kanya na huwag saktan ang kanyang anak. At bagkus po ay ito po mga kapatid ay pinakawalan niya, then doon po nakita niya ang isang lalaking kambing o ram, no, na sumabit ang kanyang sungay sa sanga ng kahoy, at doon po ay kinuha niya, at yun ang instead of Isaac, yun po ang kanyang inihandog. Kaya tinawag ni Yahweh, ni Abraham, na si Yahweh ang nagkakaloob. Kaya magpasanggang ngayon ang sinasabi ng mga tao pag dumadaan sa bundok na iyon, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Dito po ako ngayon sa bundok ng Banga Talisay, Batangas, mga kapatid, kung saan dito po ay nagtatanim ang aking biyanan, ang aking mga bayaw, at may mga alagang manok ang aking biyanan po rito. Bakit kaya ako dito nagpunta? Kasi po mga kapatid, alam ko na sinabi nga ng Bible na sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. When it comes to spiritual aspect, mga kapatid, tunay po na tayo po ay mga tao na pinagpala ng Diyos, sapagkat ipinadala niya kanyang bugtong na anak sa mundong ito upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At sa bundok ng Skull Hill doon sa Israel ay naganap ang lahat. Kaya may nakalaan, tayo po ay nailigtas dahil nang ipinako ang Panginoon Kristo sa krus, namatay, inilibing, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. If we believe, no, o tayo po ay isuko natin ating sarili sa kanya at humingi ng tawad sa Diyos, patawarin tayo ng Diyos. Kaya po meron tayong access going to God the Father through His Son, our Lord Jesus Christ. He is a true man and a true God. So mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, kung bakit dito rin po, sapagkat fresh na fresh po, narito po ang mga puno, punong sag, ang punong niyog, langka, yan ang langka, yan mga tanimang biyanan ko na kalamansi, okra, papaya, at atsuete, yan, at maging po ang punong mahogani, at maging ang ipil-ipil, marami po dito mga kapatid, kaya nga may nakalaan sa bawat isa sa atin. Ngayon mga kapatid, kaibigan, kaya dito po ako ang aking pagbati sa inyo na may kalakip na panalangin, nawa kayo po ay nasa mabuting kalalagayan at maayos na pangangatawan, at patuloy kayo na ingatan ni Yahweh El Shaddai kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ngayon kung hindi man tayo magkakilala at napadaan ka lang sa aking channel na Brother June, ano po, gusto mong humiling ng panalangin, kahit sino ka man, hindi kita kilala, dyan po sa comment below, paki-subscribe na lang po, at sa comment below, paki-comment nyo po dyan, Brad, paki-pray naman itong aking anak o asawa. Ganun lang po, walang maraming usapin. Basta't ipapanalangin ko po yan, basta't nakakomment po kayo. Kasi po, there's a lot of miracle happen in my mission assignment, even in abroad or dito sa ating bansa. Ano po, nakakita na ako kung paano pinatayo ng Diyos Ama ang taong nakaupo sa wheelchair na paralyzed man, tumayo, lumakad. Ano po, stage 4 cancer sa Hong Kong, kanyang pinagaling. Yung ooperahan na lang sa Mayuma, nandoon sa Japan, okay na ang mission doon ng 2010. Mga kapatid, hindi na po siya inoperahan ng Japanese na doktor. At ganoon din, mga kapatid at kaibigan, na minamahal sa Panginoon Kristo, na iba't iba na po ang aking din naranasan sa aking mission. Although na ako isang seaman, pero tinawag ng Diyos upang magpatotoo, buhay na patotoo. Sa kasalukuyang panahon, dito po tinawag ako sa El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International. At sa ating mga kapatid na Catholic, you know, tayo naman po ay the same. At sa iba natin mga kapatid, kung hindi man tayo magkasama sa ating church, but in front of God, we are one. So ipanalangin ko po kayo, pakikomment lang po dyan. At tayo dudulog sa umaga nito. Hallelujah, we bless the name of the living God.
Our Father, thou art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. At dalain ko Diyos sa umaga na ito lahat ng mga kaibigan ko na makapag-open ng channel na ito. Lord, I claim sa kanilang kahilingan, nakagalingan, sa kanilang mga mali sa buhay, I declare a healing upon healing right now in the name of Jesus. At pagpalain mo po ang buong mundo, Panginoon, palayain mula sa salot na COVID-19, lalong-lalo naming bansang Pilipinas. Pagpalain mo Diyos sa ngalan ng aming Panginoong Kristo, ang lahat ng mga kapatid ko sa umaga nito. Pagpalain mo rin si Sister Tess Del Rosario, Sister Rosita Lugatiman, si Brother Alan and Sister Belen Galiogo Short, Sister Joy Gonsalvo de Torres, Sister Tess Del Mundo Aranda, Brother Arlene Inis, Brother Sunny Balido, Brother Minard Talisayon, Brother Gabby Viloria, Sister Vicky de Guzman Ilano, Brother Julius and Sister Josephine Martinez Castijon, Sister Leonor and Brother Edgar Maliveran Garcia and family, at ganoon din o Diyos, Sister si Brother Alan and Sister Margie Cook, Brother June and Sister Peten Repe, Brother Sister Lucy Sagom, Mami Willie de Chavez, Sister Dulce Green, ang kanyang kapatid ni Sister Emma McCarty, Sister Salvi Baloncio, Sister Cielo Sapera, Sister Daisy David, Sister Vic Vic Calpoporo, Sister Zali and Brother Boy Matarong, Sister Glory del Rosario Calubat, Sister Susette Socorro Alvarez, Sister Sarah Jane Cacal Riodeque, Sister Michelle Yambao na mga anak ng normal, at yan yung din ang kanyang anak na si Misha Pagpalain, Sister Jane Onette Del Monte, Sister Ludy Barr, Sister Mami Ima Buwan Fenech, Brother Romeo, Sister Los Grande, Sister Jessica Botalion Dundas, Sister Rose Jeffries, Sister Elsie Reyes Johnson, Sister Elsa Belit, at ganun din Lord ang mga nasa Canberra, Capital of Australia, ang Anyag Family, si Brother Melvin, Sister Anna Marituason, ganun din si Sister Lisa Anyag Sarabia, at ganun din ang mga anak nila Brother Melvin na si Denise at si Gabe, at ganun din Lord si Nanay Iluna Bautista dyan sa Sydney, Brother Jess and Sister Lourdes Bernardino Bernal, ganoon din ang kanilang school na St. Bernadette College of Valenzuela. At ganoon din sa kapatid ko si Sister Joy, si Val Carpio, at ang aking inaanak na Sister Joel Carpio, Sister Cheng Nora Soles, and Sister Jazz Soles, Brother Jojo and Sister Mylene Javier de Mapilis, Sister Lolita T., Sister Femia, Sister Arlene Soto San Gobertipet, Sister Mila Del Rosario. At pagpalay mo rin Panginoon si ang akin anak na si Mark George Terones Kalansingin, Sister Elby Colliado, Sister Evangeline Donato Rosol, ang anak niya si Gray Mark Rosol, Sister Miraflor G. Cross, Sister Jane Subarjaga, Sister Jane Salvador, Sister Cynthia Nieva, Brother Boy and Sister Baby Acevedo, Sister Lillian Bowen Chan, Sister Colich Jerby Rosquita, Sister Nida and Brother Kukoy Mendez, Sister Annabel Alden, na aking anak din sa Japan, kay Brother Kumparing Bert and Sister Maring Leonora Sagada, dyan at kanilang pamilya, at Brother Hermie Caballero, at ganun din, o Diyos, ang si sa kagalingan ni si Zario Caballero Jr., si Rosalie Gamat Pagpalain, si Almario Caballero Sr., Sister Dulce Green, at ang kanyang kapatid na Sister Emma McCarty.